Sa pangalawang araw niyang panunungkulan bilang bagong mayor ng Maynila, kinastigo ni Mayor Isko Moreno ang UE o ang University of the East dahil sa hindi agad pagsunod sa class suspension ng lokal na pamahalaan. May report si Tina Panganiban Perez. Dahil sa pag-ulan, nakansela ang una sanang flag raising ceremony sa Manila City Hall ng bagong upong mayor na si Isko Moreno. Kinansela ni Moreno kalauna ng panghapong klase sa lahat ng antas sa lungsod. Pero ang University of the East sa Recto, na ginawaran ng CHED ng autonomous status noong 2009, tila ipinagkibit-balikat lang ang anunsyo ng alkalde at kinansela lang ang pasok mula kinder hanggang senior high school. Dahil dito nagbanta si Moreno. Huwag matigas ang ulo nyo. Nagdeklara na kami ng suspension ng klase. Ngayon, kung ayaw nyo sumunod sa lungsod ng Maynila, umalis kayo sa lungsod ng Maynila. We will withdraw your permit to operate in the city of Manila. Matapos ang ilang oras, naglabas ang ikalawang anunsyo ang UE na nagsususpindi ng klase sa lahat ng antas. Sa kanilang pahayag, sinabi ng UE na sumusunod sila sa utos ng CHED na desisyon ng lokal na pamahalaan o ng pamunuan ng mga eskwelahan kung kakanselahin o sususpindihin ang klase sa kolehiyo. Ito raw at ang ulat na gaganda na ang panahon, ang basehan ng desisyon nilang kanselahin lamang ang basic education classes. Magbibigay rin dapat ng kanyang State of the City address si Moreno kanina. Pero ipinagpaliban ito dahil wala pa raw siyang maiuulat. Ang natanggap namin sa transition group nila, mga dokumento, papel, kakailanganin natin para maging smooth ang first day natin, ito po ang natanggap ko sa kanila. Ito ang katayuan ng siyudad ng pamahalang lungsod ng Maynila. Isa raw sa mga unang gagawin ni Mayor Isko ang pagtatanggal ng mga illegal na nagtitinda at nakaparada sa mga bangketa at kalsada. Lahat ng kalsada sa buong Maynila ay dapat magamit ng mga batang Maynila at mga taong pumapasyal sa lungsod ng Maynila. Magiging libre na rin daw ang paggamit sa mga basketball court, sports complex, park o plaza. Di rin daw niya ibebenta ang Manila Zoo at Arroceros Park. Hindi naman napigilan ang pag-ulan ng unang flag raising ceremony ni Pasig City Mayor Vico Soto na tumapos sa pamumuno ng mga Eusebio na nagsimula pa noong 1992. Unang sisilipin daw ni Soto ang kaba ng syudad, lalo na ang 15 billion peso taxpayers money na natenga lang sa bangko. That shows poor fiscal management kasi hindi po nabibigay sa tao yung pera. Why do we have 15 billion in the bank? Bakit hindi ginagamit para sa taong bayan? Nakaparada lang sa bangko. Ang unang kautusan ni Soto bilang mayor ay ang pagsususpindi ng odd-even scheme ng Pasig habang pinag-aaralan ng ibang solusyon sa traffic. Bilang bagong alkalde, pagsupil sa korupsyon at pagsasaayos sa sistema ng City Hall ang binigyang diin ni San Juan Mayor Francis Zamora sa kanyang unang araw bilang alkalde. All social services of the city government will continue and we will improve them further. And we will continue to serve the people of San Juan with honesty, integrity, transparency and accountability. Tina Panganiban Perez, GMA News.